What's up guys? After mo mapanood tong video nito, huwag mong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Stay safe kayo dyan palagi. Bye-bye! What's up? Magandang araw sa inyo guys. Birthday ko ngayon eh, kaya... Gusto ko lang mag-react dun sa Jollibee. Yung issue ngayon. Yung viral ngayon, yung umabot pa sa Tulfo. Minsan din ako naging crew kasi ng Jollibee. Pantry station ako, nag-dining ako, tapos nag-train din ako sa pagiging stockman doon. Ito, opinion ko lang to. Para sa akin kasi, imposible yun eh. Nangyari yun siguro, may nanadya doon. Kasi bago prepare yan, nakikita ko yung mga fryman. Pinaprepare muna nila ng maayos yan. Tinitingnan mo nila yung sizes kasi meron dyan minsan na undersize, iba naman oversize. Kailangan kasi sakto lang yung size nung chicken talaga. Pinaprepare yan, binibilang, tinitimbang, bago lagyan niya ng breading, pinapagpag yan. So, imposible talaga. Nangyari yun, siguro may nanadya. Pati rin sa pagluluto nila, hindi rin yan basta-basta. May timer yan, may bawat, may mga minuto yan, depende kung anong part yung niluluto. Kung titingnan mo talaga yung basahan, yung chicken na tuwalya, hindi talaga siya halata eh. Ganda ng pagkakaluto. Opinion ko lang dun tungkol sa dun sa babae. Sana hindi na lang niya ginawa yung pagpo-post or sa mga bawat store naman, ang dami diyang manager. Hindi lang isa, hindi lang dalawa manager diyan. Marami diyan. May store manager, may manager diyan sa kitchen, may cleanliness and sanitation diyan. Pwede mo silang kausapin, pwede kang mag-direct kung gusto mo. Kung alam mo naman yung number doon sa store, pwede kang tumawag or pwede kang mag-direct doon sa kanila. Kausapin mo yung kung sino yung nag-prepare. Kausapin mo kung sino yung ano, yung manager, tanongin kung sino yung crew na nag-prepare. Siyempre, kung pina-deliver mo yan, siyempre, dapat involved dyan ang rider. Mag-investiga muna, wag mag-react agad. At isa pa, sana maisip mo na hindi lang nag-iisa yung store ng Jollibee. May pinangangalagaan din niya na pangalan. Marami sa atin na medyo may, marami sa atin may mga edad na bata pa lang nakalakhan na yung Jollibee. Lalo sa Pilipinas, dyan sa atin, sobrang sikat ng Jollibee. Maraming nasaktan, marami din ang hindi nakapaniwala, marami din ang mga naging negative dun sa reaction. Pero marami pa rin naman ang mga positibo dun sa, kumbaga, hindi nila binash. Sana naisip mo rin na hindi lang isa yung maapektuhan dyan, hindi lang dalawa, hindi lang isang branch. Lahat ng branch ng Jollibee apektado dyan. Unang-una, sa lahat, mga empleyado na working student, mga bata, lalo sa panahon ngayon. Alam mo naman, may virus ngayon, di ba? Ang hirap ng trabaho, ang hirap ng transportation. Ang crew, hindi naman kalakihan ang kinikita niyan. Maliit lang din naman ang kinikita niyan. Noong time ko, naabutan ko, year 2000 yata yun, sa lugar namin, 2960 ang naabutan ko, year 2001 yata yun, kung hindi ako nagkakamali, 2002, 2960 per hour. So, ilang oras lang ako noon, bihira lang akong mag 8 hours, 4 5 hours lang ako doon, 6 hours, ganyan lang ang time ko noon. Kasi nga, working student ako, maraming maapektuhan, sana naisip mo yon. Maraming pwedeng mawala ng trabaho, maaring nung nagsara yun, nawalan sila ng trabaho. Hindi naman karamihan dyan, yung nangangailangan din ng financial, kaya sila nagtatrabaho mga estudyante. Isa pa yung mga manager din dyan, hindi na naman sobrang laki ng kinikita niyan, saktuhan lang din. Hindi lang yung isang store ang apektado dyan, pati yung ibang store maapektuhan dyan. Sana hindi mo muna agad-agad ipinost kasi para sa akin lang, opinion ko lang naman to. Maraming beses din ako naka-experience ng ganyang pangyayari sa mga iba't ibang restaurant, sa mga ibang karinderya. Minsan, nakaka-encounter ako, may buhok. Minsan, may ipis pa nga.
Pero never never kong ginawa yan na ano, never kong pumasok sa isip ko na ipinost yan. Ginagawa ko, kinakausap ko yung nagtitinda, kung sa karinderya naman nangyari yan, or kung sa restaurant man yan, may mga manager dyan na pwede mong kausapin. Isang beses nga, na-experience ko nung ibinalik ko yung pagkain ko, sa sobrang nahiya yung manager sa akin, hindi ko alam kung manager ba yun. Grabe yung pagsasorry niya, paghingi ng pasensya, dinagdagan niya yung isinauli ko na pagkain, pinatay niya ng panibago at dinagdagan niya, dinamihan niya, parang inanli pa niya yata yung ginawa niyang malaki yung ano ko, yung drinks ko, dinagdagan niya yung hindi naman kasama sa order ko, dinagdagan niya dahil lang sa sobrang siguro sa pangyayari na nakakahiya. Pero syempre hindi rin naman nila alam kung ano yung nangyari, kung ba't nagkaroon ng ganon sa pagkain ko. Hindi ko nasasabihin kung ano yon. Ganon lang dapat. Syempre, huwag ka agad mag-react ng sobra-sobra, lalo na ginawa mo sa Facebook. Ang mga netizens, hindi mo hawak ang utak niyan. Kanya-kanyang opinion niyan, kanya-kanyang reaction niyan. So, marami dyan, syempre. May mga nasaktan din dyan. Syempre, yung mga iba kasi dyan, diehard ano ng Jollibee eh. Yun. Yun lang. Opinion ko lang naman to. Para na rin dun sa mga tao na bumabash, sana wag. Hindi lang naman sila yung nagkakamali minsan, at saka ang pagkakamali nandiyan talaga yan eh. Walang perfectong restaurant, walang perfecto, kahit tayo sa mga sarili natin nagkakamali tayo. Kaya matuto tayong ano, umunawa at alamin muna, mag-isip muna. Kaya nga 'di ba, sabi nga nila ano, think before you click. Kaya ano, yun lang. Opinion ko lang naman 'yon. Ingat kayo guys, stay safe. God bless. Bye-bye.